Captain De La Cruz. Inaresto ninyo yung apat na suspects. Warrantless arrest, no? Namukhaan mo? Opo. Noong po ako'y dumaan, may tatlong lalaki po sa side ng Congressman Bosita na kailangan protektahan natin yung pangalan, identity ng ating witness. May personal knowledge ako, sir, na ano yung mga grounds para arestuin mo yung tao o yung individual or suspect without warrant? Na? Suspects, tama? Yes, sir. Okay. Now, Chief of Police. Na? Suspects, tama? Yes, sir. Okay. Now, Chief of Police, Captain De La Cruz. Inaresto ninyo yung apat na suspects. Warrantless arrest, no? Yes, sir. Walang warrant, di ba? Yes, sir. Ano ba yung mga grounds para arestuhin natin ang individual or suspect without warrant? Pwede mo bang banggitin dito sa committee? Ay, sir. Bali doon sa pangyayari, sir. Hindi, pakibanggit mo, ano yung mga grounds para arestuin mo yung tao o yung individual or suspect without warrant? Pag ang isang tao, sir, ay wanted, sir, tapos in his may presence, nakakommit siya ng crime. And then, may personal knowledge ako, sir, na kumommit siya, sir, ng crime. Anong personal knowledge mo? Di ba, kaya ninyo kinuha yung tao, gusto ninyong banggitin o sabihin na ito ay resulta ng hot pursuit operation. Tama ba, mali? Tama, sir. Alam mo ba, Captain De La Cruz, kung anong ibig sabihin ng hot pursuit? Yes, sir. Ano? Ang hot pursuit, sir, ay isang kumbaga, sir, isang operation na kung saan ay dire-diretso, walang interrupt, sir, walang putol na operation, sir. Okay. Nakuha mo yung meaning. Ang tanong ko sa'yo, noong pinuntahan ninyo yung suspects, kinuhanan ninyo ng pictures, tapos bumalik kayo sa police station, ipinakita sa witnesses, then bumalik uli kayo para imbitahan. Tingin mo ba may kukonsider ito na hot pursuit operation o hindi? Makukonsider, sir. No. Nagputol-putol na eh. Kasi kung hot pursuit yan, yung first lang na nag-engage kayo, nakaharap mo, kung ikaw ay may personal knowledge at strongly believe ka na itong mga ito yung suspects, immediately inarrest mo. So, for me, with respect to Honorable Chair and other members of this Honorable Committee, illegal arrest ang ginawa ninyo. Nandiyan ba yung mga witnesses, Mr. Chair? Pwede po bang makausap yung... Yes, we have invited the witnesses. They are here. But of course, for their protection as well, no? Kasi may... ibang other issue that we have to consider as well, no? So, yung identity na lang nila, we will be concealing for the meantime, no? Yes, thank you, Mr. Chair. Tanong mo na lang kung ano yung identity na yung first witness. Witness na sinasabi mo. Kapatid, sige, ikaw, you, first witness, yung katabi ng police. Ito na lang first, yan, ikaw, taas kamay mo. Yes. Nakita mo ba yung suspect? Yes or no? No, sir, no. Witness ka ba o hindi? Saksi lang po ako nung nakakita ko ng tao, no, hindi pa nangyayari ang sunog. Ah, saksi ka. Ikaw ba yung... Ano bang pangalan mo, kapatid, Mr. Chair? Chief of Tanod lang po ako. Ah, tanod ka. Ah, okay. Anong pagkakaalam mo? Bakit ka nandito? Ano yung... Pwede mo bang banggitin? Maikli lamang. Pinunampol ako nilang sa license. Tungkol lang po dun sa aking nakita. Anong nakita mo, kapatid? Noong po ako'y dumaan, may tatlong lalaki po sa side ng kaliwang... Mr. Chairman,
Mr. Chairman, sorry for the indulgence. Yes. I would like to remind my good friend, Congressman Busita, na kailangan protektahan natin yung pangalan, identity ng ating witness. Okay. One, two, three, four, five. Because we have five witnesses, di ba? Yung one, yung driver. Yung two, yung conductor. Yung three, yung passenger on the right side, nakalapit ng driver. And four and five, yung nasa likod. Yun na lang, para at least medyo protect. Thank you, Mr. Chair. Sila. Okay. Number one, driver. Pwedeng taas kamay? Kapatid, namukhaan mo ba yung suspects? Opo. Namukhaan mo? Opo. Okay. Nung bang makaharap mo yung suspect, may cover ba yung mukha niya? Wala. Wala po. Wala. Anong distansya mo sa kanya para sabihin mong nakaharap mo siya? Wala. Anong distansya mo sa kanya para sabihin mong nakaharap mo siya? Mga isang metro po mula sa harapan ng bus. Yun yung sinasabing nung pumara pa lang. Siya po yung ano po, galing sa left side. Sa left side. May binabanggit na may firearms sila. Totoo ba? Opo, sir. Marunong ka bang kumilala ng firearms ng baril? Opo. Sa tingin mo, yung baril na dala, 45, 38, o anong klaseng baril? 45 po, sir. 40. Pwede mo bang i-describe? Mataas, maputi, o ano ba? Ang nakita ko po, sir, yung nagpababa sa akin sa driver's side, mababa lang po siya, tapos nakasalamin po. So may 45 siyang dala? Opo, opo. Kaliwa, kanan? Kanan po. Kanan. Yung conductor? Conductor, taas kamay kapatid. Nung makita mo yung suspect, may cover ang mukha, wala? Wala po. Wala. Anong, saan parte doon sa insidente, saan parte mo nakita yung sinasabi mong suspect na walang cover? Sa kanan po. Sa labas ng bus? Opo. Tama? Mga anong distansya mo? Siguro po mga 3 meters. May baril din ba? Wala. Meron po. Anong baril niya? 45 po. 45. Third witness, kapatid, taas kamay. Pasahero ka ba? Yes, Your Honor. Okay. Nung makita mo ba yung suspect or suspects, may cover ang mukha? Wala. Wala po. Nung makita mo, nasa ang party siya, sa loob o sa labas ng bus? Habang nananakbo po kami, may tatlong lalaking nakatayo sa kanang bahagi at sa kaliwang bahagi. Habang po, nananakbo? Habang nananakbo po kami, nananakbo, nakikita na po. Habang nananakbo ang bus? O? Yes po, ang bus, minibus. Ay, meron na po kaming nakitang tatlong lalaki. Meron na po akong nakitang tatlong lalaki sa kanang bahagi at isang lalaki sa kaliwang bahagi. Kita po kasi siya sa light nung ilaw, nung bus. Kasi po ako nasa harapan. Ah, nakita mo dahil doon sa ilaw? Opo. Okay. May baril din, lahat ba sila may baril? Wala. Ah, nung sila'y nakatayo po dun, sir, edi habang nananakbo, nakatayo lang po sila, wala po akong nakitang baril. Saka ko lang po nakita yung baril nung pinababa na po kami. Nakita ko po yung dalawang baril sa may pinto. Nakatutok po, so, na pinababa kami. So, ibig mo sabihin, kami. Nung pababain kayo, hawak nitong mga suspects yung firearms sila? Opo, Your Honor. Nung bumaba na kayo, may cover na yung mukha o wala pa? Actually, Your Honor, nung bumaba ako, hindi ko po nakita kung may cover or wala yung kanilang mukha kasi po, na-tense na po ako dun sa dalawang baril na nakita ko nung pagbaba ko ng pinto. Ah, okay. So, nung mag-conduct ng investigation yung police personnel ng Catanawan, balikan ko lang, Mr. Chair, nadatnan kayo doon sa vicinity, doon sa pinangyarihan ng pagsunog. Tama ba, witness?
Kami po ay tumakbo din, bumalik lang po kami doon sa doon sa area nung may bumbero na pong dumating. Mas nauna po kasi dumating ang bumbero. Ah, okay. Mr. Chair, pansamantala doon lamang po ako. Ulitin ko lamang po sa pagkaintindi ko po. Di ko alam kung sasang-ayon yung Honorable Chairman and other members of this committee. Nakikita ko po, base po doon sa meaning ng hot pursuit and warrantless arrest, ay illegal po ang pagka-aresto nitong ating mga kapatid na personnel ng Catanawan Police Station. Thank you, Mr. Chair. Thank you so much. Okay. May nadinig lang ako kanina si, ano yan, yung conductor, si witness number 2. Kasi you have mentioned that according sa sinabi mo kanina, wala silang mask. Is that right? Opo. Pero apidabit mo, nakalagay dito, meron silang ano ha? Nakalagay dito that ay may nakasuot na jacket at may nakasombrero ng pabaliktad at may nakasuot na tube face mask. Ano pong yun na po yung umakyat po sila? O, nung umakyat na sila? Opo. Naka-tube mask na sila? Opo. Okay, so pagpasok nila doon sa loob, naglagay na sila ng tube mask? Opo. Ayun, liliwanagin mo kapatid ha? Kasi iba yung interpretation sa amin kanina nung sinabi mong wala eh. So nakita mo nung nasa labas, walang suot? Opo. Tapos nung pumasok sila, isinuot na nila? Opo. Ayun, okay. At least naklaro. I was thinking that you were lying a while ago, but at least na-clarify. Okay, next interpellator will be Deputy Majority Leader Wilter Palma. Sir, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga sa lahat. I am just alarmed of what's happening today, na medyo yung administration of justice ay nagiging shortcut na. Alam naman natin, mga kapulisan, what is the meaning of the hot pursuit, what is the meaning of warrantless arrest, and so on and so forth. Because if this will be the basis in the near future by the Supreme Court, this will be, there's a chilling effect as far as the administration of justice is being, you know, implemented. Because anybody can just be arrested without a warrant. So, ang question ko ngayon, when was the case filed before the prosecutor? Mr. Chair, please. Question. Sergeant Pordan, you are recognized. Dinala po namin sa Office of the Prosecutor yung kaso noong pong 1:30 ng February 2. February? February 2. Anong oras? 1:30 po. 1:30. Why 1:30? You arrested them at without a warrant at 5:30. Bakit nagiging February 2 at 1:30? Naresto po namin yung mga sinasabi naming suspect noong pong 5:17 ng February 1. At yung pong buong gabi na yun, nag-prepare po kami ng complaint. At yung pong maga ay... Sige po, kailan yung resolution ng fiscal lumabas? February 16 na po. So, in short, 14 days nakakulong yung mga suspect? Opo. Correct? Opo. Okay. After the resolution, was it filed before the court? Noong pong February 16, 5:12 ng hapon, ipinail po sa RTC Branch 96 yung arson case. So, nasa court na ngayon? Opo, nasa RTC Branch 96 po sa Catanawan, okay. Quezon. So, I won't dwell on that because nasa court na yan. Ang procedural aspects na lang ang tatanungin ko, ano? Because that would be sub judice to, you know, we cannot preempt the hearing that might be conducted by the judge, the honorable judge. Give me a reason why you arrested the suspect
without securing a warrant of arrest. Do you consider that... Oh, sige, one at a time. Sige po. The Chief of Police. Mr. Chair, the Chief of Police. Yes, give me one good reason. Captain De La Cruz, you may reply. Because of probable cause, sir. Number one, sir. Sino nag-ano ng probable cause? Ikaw mag-determine? Sir, during the time, sir, na nagkaroon kami, sir, nung nag-responde kami, sir, doon sa sunog, sir. Then, nakausap namin, sir, yung mga witnesses. And then, nagkaroon, sir, ng nalaman namin doon, sir, na nagkaroon ng crime ng arson. Then, nagkaroon po, sir, ng had just been committed, kung baga, sir, nangyari na yung arson. And then, pangalawa, nung nagpakita po kami sa picture sa cellphone, and then second, pinalaki po ni Pordain yung picture, pinakita din sa mga witnesses. And then, pangatlo, sir, doon na sinakay namin sa sasakyan yung mga witnesses natin. And then, doon, sir, lumabas, sir, yung probable cause, sir. Sige. We are not here to judge whether it's probable cause. It's only the... anyway, what I'm alarmed is because you can just invite persons to visit your station or inviting them for a conference for that. And then after that, arestuhin mo. Diba? Do you think that's proper?